power. Ako po si Josie Villarreal, 68 years old na nakatira sa Matain. Marami po akong nararamdamang sakit, lalo na po yung sinusitis ko. Nahirapan po ako, ngungo po ako magsalita. Dahil po sa Power Cells Capsule na ginagamit ko, tatlong buwan na po akong gumagamit nito. Sa awa ng Diyos ay gumaling na ang aking mga karamdaman. Kaya nga po, subukan po ninyo ito. Napakabisa po nito. Power Cells! Isang mapagpalang araw po sa iyo lahat at welcome sa ating programang Tanong Mo, Sagot ni Doc, second edition, araw po ng Lunes. Kumusta pong ating mga power cells na way? Nakapaghanda na po ang lahat sa ating mga power cells dyan sa kanilang mga trabaho, gagawin sa buong araw. Pero huwag kalimutan talagang sumabay sa ating programa. Habang may ginagawa, pwede namang i-review ang ating programa at kailangan na po i-like, share, and follow ang ating live stream dito sa ating programang Tanong Mo, Sagot ni Doc, second edition. Ako po ang inyong kabrigada, Brigada Chris Legaspi, kasama po natin Doc JP Lapi, Doctor of Naturopathy. Magandang araw sa iyo, Doc JP. Magandang araw mga ka-power cells, magandang araw po sa iyo Chris at sa mga nakatutok po sa ating programa. At siyempre ngayon pong araw na ito ay muli naman po tayo maghahatid ng magandang pabalita na may kaugnayan po sa kalusugan. Samahan niyo po kami mga ka-power cells at tayo ay muling magkaroon ng kaalaman upang sa ganoon ay madagdagan yung ating mga kaalaman pagdating po sa kalusugan at alam natin kung paano po ang gagawin. Lalo na po sa ating pag-uusapan po ngayon tungkol po sa heat exhaustion. Napaka-importante po dito mga ka-power cells na malaman po natin ito para sa ganun ay alam natin kung ano yung dapat gagawin. At ako po ang inyong lingkod, Doctor of Naturopathy, JP Lape. Ayan mga power cells, napaka-importante po ng ating pag-uusapan dahil pag-ahandaan po natin ang nalalapit po nating eto mahal na araw. Napaka-importante po tayo nakapaghanda dahil ang init ay sobra. Hindi kakayan ng bawat isa at dapat ikaw ay aware nitong ganito mga karamdaman na dala ng sobrang init, sobrang pagod at napakaraming mga factors na kung saan tayo magkakaroon nitong heat exhaustion. Ayun, mga power cells natin dyan, sabay lamang ha. Huwag kalimutan i-share po ang ating programang Tanong Mo, Sagot ni Doc, second edition. At mag-comment po sa ating comment section para sa inyong mga gustong itanong na mga karamdaman, gustong isangguni, live consultation, pwede po yan. Kasama po natin Dr. JP Lape, Doctor of Naturopathy, na handang sumagot sa inyong mga katanungan sa araw na ito. Dito lamang sa ating programang Tanong Mo, Sagot ni Doc, second edition. Bang magkape pero nagpa-palpitate? Dito ka na sa Power Cell Soya Coffee. Nutritious drink dahil good source of protein. Non-acidic pa. Proven to be healthier dahil may herbal extracts gaya ng ampalaya, malunggay, mangosteen, psyllium husk at tongkat ali para sa buong pamilya. Safe and effective dahil gawa sa soybeans kaya non-caffeinated at siguradong walang palpitation. Solve ang coffee cravings mo. Power Cell Soya. Power sa energy, power sa saya. Masarap araw-arawin. At muli nababalik ang ating programang Tanong Mo, Sagot ni Doc, second edition. Mga ka-power cells ha, huwag po kalimutan ang ating Power Cells Herbal Capsule ay available po sa lahat ng ating mga major pharmacies nationwide. Pero pag hindi po kayo nakahanap ng mga pharmacies na malapit sa inyo, eto po ang napakadaling gawin. Lazada and Shopee, available po ang ating Power Cells. At syempre, may mga voucher discounts po yan. Kaya naman, available na po ang Power Cells sa ating Lazada and Shopee para mas pabilis, para mas madali at hindi mahirapan. Hassle-free po ang pagbili sa ating online via Shopee and Lazada. Right. Hanapin na po ang Power Cells Herbal Capsule. Ayun. Sa ating mga Power Cells dyan, eto na po, napakagandang pag-uusapan dahil para malamanan po natin ang problemang dala po ng sobrang init na nararamdaman natin sa bawat araw, lalo na dito sa papalapit na mahal na araw. Doc JP, ano nga ba itong heat exhaustion? Alam mo Chris, ito pong reaction na ito sa katawan natin na heat exhaustion ay napaka-importante po na malaman bilang paghahanda mga ka-power cells sa nalalapit na mahabang bakasyon. Ayun po. Mahabang bakasyon, alam ko, hanggang April 10 po, no? Yung holiday. Kaya dapat, mga ka-power cells. Babawasan ng 10 araw, para piling ko babawasan 10 araw yung isang buwan mo. Dahil sa bakasyon na yan. Importante,
din Chris talaga sa mga ka-power cells natin na mapaghandaan po ito. Dahil kung wala po kayong alam din sa mga ganitong kaalaman, ay delikado po kung hindi natin alam yung gagawin. At right. Ito pong heat exhaustion, mga ka-power cells, hindi po ito sakit ah. Paliwanag natin, Chris, hindi po ito sakit. Apo. Kundi ito po isang reaction sa katawan natin. Kumbaga, parang sa sasakyan. Ang sasakyan, kapag mainit ang panahon, nag-overheat. Ayun! Ba? Oo, nag-overheat. So, ganyan po ang nangyayari. Alam mo na, Chris, once na mag-overheat ang sasakyan, ano ang mangyari? Siyempre, hindi aandar. Hindi aandar. Nasira yung exhaust fan niya eh. Ayun! Ayun! Sira pati makina. Iyon. At ito yung pagkakataon, Chris, na yung sasakyan kailangan i-overhaul. Kasi siyempre, hindi mo na siya magagamit eh. Kasi sira na yung kanyang pinakamakina. Yung buong makina kapag ka nagpatuloy po ito. At once na paandarin ulit yung sasakyan, ay mas lalong gagrabe, Chris, yung sira nito. Ayun. Sa katawan naman natin, mga ka-power cells, kapag nangyayari yung reaksyon na heat exhaustion, posible din talagang magkaroon ng tinatawag na heat stroke. Ayan. Mm, alam naman natin, right, mga ka-power cells, ang heat stroke ay ito yung sakit, Chris. Yun na yung sakit, heat stroke. Pag nagkaroon ng heat stroke, mga ka-power cells, ito yung ang isa sa mga pwedeng mangyari, ay mamatay. Ayun. Okay? At magkaroon ng damages. Kaya na pag-usapan natin kanina, right, sa sasakyan, siyempre sa sasakyan, pawas na nag-overheat, magkakaroon ng damages. Ganon din sa katawan natin, kapag nagkaroon ng heat stroke, madadamage po ang ating katawan at pwedeng maging sanhi ng maagang kamatayan. Yeah. Okay? Ngayon mga ka-power cells, dahil nagkaroon ng reaksyon na tinatawag na heat exhaustion, ay magkakaroon ito ng mga symptoms. Dahil may reaksyon, magkaroon ng symptoms. Ang symptoms po nito, mga ka-power cells, ay magkakaroon ng labis na pagpapawis. That's right. Mabilis na pitik ng pulso, at magre-resulta na yun, mag-overheating ang ating pong katawan. Okay? So, ang isa sa mga nakikita na din natin, dahilan dito, mga ka-power cells, dahil nga sa init ng panahon, yung katawan natin, kung hindi tayo marunong magdala din talaga, at hayaan natin ang ating katawan na ma-expose po ito sa matagal na pagbabad sa init ng araw, is yung katawan natin ay hindi niya magagampanan na ibalanse yung temperatura nito. Okay? That's right. So, lalo na mga ka-power cells, kapag yung ginagawa natin o yung mga physical activity natin is nagpo-produce tayo ng maraming enerhiya. So ibig sabihin, halimbawa katulad ng mga construction worker, alam naman natin, babad talaga sa init na, yan. Babad talaga yan sa init. That's init. Right. And then ngayon kung sila ay nagnamwersa, Chris, ng maigi, ginamit yung kanilang lakas ng sobra and then exposed ng matagal sa init ng araw, yun ang dahilan kung na pwede silang ma-heat stroke dahil Dok, sa reaksyon ng heat athlete, exhaustion. Dok, yung mga athlete natin, yung mga na naglalaro kasama ng triathlon, ng mga yung swimming, okay lang yung swimming, medyo malamig pa yun, pero yung takbo, grabe yun. Basketball, kasama. Basketball, ano po? Kasi yes, iba yung basketball ko, Dok, eh. Alam ko yan. Alam rin yun, Dok. Pero mga ka-power cells, ito pong heat exhaustion is ito naman po ay preventable. So, yun, yun ang maganda. Maganda. Okay. So ngayon, ano ba ang naging dahilan po nito? Ano bang yung nangyari sa katawan? Bakit nagkaroon ng reaksyon na tinatawag na heat exhaustion? So, ganito po yan, mga ka-power cells. Yung katawan natin is, lalo na itong ating thyroid gland. Isa sa gawain yan is nagre-regulate ng tamang temperatura ng katawan natin. Ayun. Even ang kidney. Ang kidney natin is nagre-regulate din yan ng tamang temperatura. Siyempre, right, kailangan ang kidney is na nagagawa niya yung pagsasala ng dugo. Kaya alam naman natin, mga ka-power cells,
yung dugo natin is need din talaga na lagi ang malinis para yun. Mapanatili na maganda tubig po yung din. Temperatura natin. And then, ano pa, yung balat natin, isa din po yun. Kailangan tama din po ang temperatura nito na kung saan ang balat natin is na-expose sa normal na temperatura ng ating katawan. Alam naman natin, mga ka-power cells, yung normal na temperatura ng ating katawan, syempre, 37. Alam naman natin yan, 36, 37. So, yun po yung tamang temperatura ng ating katawan. Pag ito po ay tumaas, mga ka-power cells, at umabot ito ng 40, ayan, o mas mataas pa, mga ka-power cells. Pulsyon na yun. Ay, over na yun. Manginig. Ganun, alam mo, Chris, ganyan ang mangyayari sa sakyan, baga? Pagka... Nanginginig din siya, Doc, sa gigil. Oo. Kaya ako papak nito. Oh, pagka hindi na gawa, mag-usok talaga. Mag-uusok yung makina. So, ngayon, mga ka-power cells, ganito po yan. Sa panahon na sobrang init ng araw, nabigo ang ating katawan pagdating sa pagbabalik ng tama niyang, o pagpapanatili ng tama niyang temperatura. Kumbaga, nabigo, kaya nagkaroon ng heat exhaustion. Dahil sa panahon na mainit ang panahon, ay nag-produce, Chris, ng labis na pagpapawis. That's na kung saan ay nagkaroon na tinatawag na evaporation. Ayan. So, yung katawan natin, hindi niya maayos yung ganung problema. Dahil nga nagkaroon ng malfunction sa katawan natin dahil sa ilang mga kadahilanan. At ito ang naging resulta, Chris, kung bakit nagkaroon din po ng another na bago po mga ka-power cells, bago ma-develop yung heat stroke, mayroon pang tinatawag na heat cramps. Ayan. So, may reaksyon na heat cramps. Kasama din dito, mga ka-power cells yun. Yung labis na pagpawis, pagkapagod, pagkauhaw, kasama din dito, tinatawag na muscle cramps. Okay? That's right. So, ngayon, mga ka-power cells, ito naman po ay naaagapan sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig. Tubig is the key. Tubig. And then, naagapan din sa pamamagitan po ng pag-inom ng mga, di ba, maraming mga ina-invento na mga inopin, itong tinatawag na electrolytes. Ayun. Ayan. So, mga sports drink na kung saan ay naglalaman ng electrolytes. Doc, may narinig akong ano ba? Tama ba ito? Konting ano daw, kahit isang butil ng asin nilalagay sa dila, pa nag-o-open up daw yun, mas nagpapadali yung pag-a-absorb ng tubig dun sa mga cells natin. Gaano katotoo yun, Doc? Oo. Gaya na napag-usapan natin, Chris, nung nakaraan, nakalimutan ko yung topic natin na nakaraan . Pero yung katawan natin, di ba, yung ating mga cells, need ng sodium. Yun. Kailangan siya makapasok doon. Okay? So, ang sodium, kapag nagkaroon ng abnormality sa katawan natin at hindi nakapasok yung sodium doon sa cells para sa normal na galaw nito, dahil hindi nga nakakapasok, nasa labas lang palagi, doon ang dahilan kung bakit nagpo-produce ng mas maraming pawis yung ating katawan. So, need na yung sodium makapasok dun sa cells natin para pag-normal po yung ating temperatura. So, ganun po ka-importante. Pero hindi lang kasi sodium . Ang pinag-usapan kasi natin dito yung electrolytes. Okay? Kasama dyan yung potassium. Ayan. Kasama din dyan, Chris, yung chlorine. Kasama din po yan. So, yan po, mga ka-power cells. Sabihin, maraming chlorine daw kasi yung tubig namin rich in chlorine . Huwag lang din sa sobra. Kailangan po, balance sila. Okay? So, ngayon, mga ka-power cells, importante rin na habang tayo po ay umiinom ng tubig, siyempre may reaction . Kailangan, mabilis po ang action nyo . Once na nakakaroon na po ng mga ganitong symptoms o reaction ng ating katawan, inom agad tubig. Huwag nang mag-atubili pa. At yung sarili mo, pumunta ka agad kung saan medyo malilig, maaliwalas, malamig, mahangin. So, yun po ang isa sa kailangan. At huwag kakalimutan magpahinga. Punta ako kina JM, mahangin dun, Doc. maganda yan. Maganda, kailangan talaga yan, Chris, para normal po yung ating temperatura. At
nagre-resulta din ito, Chris, dahil nga din sa kababayan, halimbawa, hindi tayo nagiging mahilig uminom ng tubig. So, isa rin po ito sa dahilan, yung dehydration. That's and right. Then, ano pa, may mga inumin, mga ka-power cells na nagiging dahilan o dagdag kung bakit na de-develop itong reaksyon na heat exhaustion. Nagpapainit. So, katulad po, opo, nagpapainit ng katawan. Oh. Katulad ng... Ano kaya yun? Alcohol. Ah! Number one enemy natin yan eh. Bida palagi yan sa ating mga usapan dito, alcohol, right. Sigarilyo. Kasama yan. Mm. Matamis. Oh, yan, matamis na pagkain. Ayun. Sorry, ice cream. Bye-bye, ice cream. Naman, hindi, sa ice cream naman, Chris, is nakakatulog kasi malamig siya eh. Opo, pero matamis yun eh. Ang problema, Chris, yung pag nawala yung effect ng lamig, doble yung effect sa katawan. Iyon lang. Eh, matamis eh. Oo, hahanap ka ng marami tubig pagkatapos nun. Tama po. Oh, tama po yun. So, ganun po. Sabagaman, nakakatulong siya sa konting oras, pero pag nawala yung effect ng lamig, ayun, doble ang epekto sa iyo. So, mas maigi pa rin tubig. Mas ligtas. Meron pa mga ka-power cells. Tayo, minsan, nasa sobrahan sa porma. Lalo sobrahan sa porma. Ang init-init ng panahon, naka-jacket. Ayun! Naka-jacket. Parang ako yung dukba. Sana hindi, okay lang tayo, malamig dito eh. Ayun nga. Ang init-init ng panahon, naka-jacket. Ayun. Tapos, ang init-init ng panahon, nakamaong. Leather pants pa talaga. Oo, alam naman natin mga ka-power cells na ang ating dugo is need na nakakapag-circulate ito ng maayos. Mm-hmm. Sa panahon, mga ka-power cells na matindi ang sikat ng araw, ang daanan ng dugo natin is maluwag. Mm-hmm. Ayan, kumbaga talagang malaya siya nakakadaloy. Mm-hmm. Ang problema, Chris, is kung masikip yung ating mga suot at saka mainit, hindi nakakadaloy na wala, maayos. Talagang hindi lang basa ang singit-singit mo, kundi buo mong katawan. Ay, lalo pong magbibigay yon ng hindi magandang temperatura sa katawan. Hindi lalo niyang maaayos o mapapanatili yung normal na temperatura ng katawan. At yun na, magkaroon niya ng reaksyon. Okay? So, may mga time din, Chris, na bukod sa mga ilang symptoms, makakaranas po din ang tao na mahihilo. O yan. Mm-hmm. And then, bababa po yung BP niya. May kasamang pananakit ng ulo at pagduduwal. Ay, yun okay? Na. So, dito naman din, mga ka-power cells, kahit sino, mga ka-power cells ay pwede pong tamaan ng ganitong uri po ng reaksyon sa katawan, mapabata o mapamatanda. Okay? Pero lalo na doon sa mga... Ano daw, sabi nila, mas prone daw yung mga nasa 60 plus na edad daw. Gano'ng katotoo yun? Na mas mataas ang kaso ng mga elderly natin sa heat stroke? Alam mo, Chris, kung bakit din mas prone ang mga older? Mostly din kasi may tinitake silang gamot. May mga ilan pong mga gamot na nakakadagdag kung bakit nagkakaroon po ng ganitong reaksyon sa katawan ng mga older people. Okay? Lalo na kapag uwis. Ayan. Nandiyan na lang so, kami dyan. Kasama din po yan. Early and then, may mga lugar din, Chris, na talagang maiinit ang panahon, lalo na sa trabaho po nila na exposed palagi sa init. Ayun. So sila po yung mga posible na magkaroon po ng ganitong reaksyon. Mm. At alam nyo mga ka-power cells, kapag hindi ito na-prevent agad na mabilis, yun na nga, magre-resulta ito sa heat stroke, lalo na kapag umabot nga sa 40 yan, Celsius. Mas dun sa temperatura po ng ating katawan. That's kaya right. yung pong ano, mabilis na action is maagapan po yung heat stroke at maaaring makasurvive po sa maagang kamatayan. Kaya kailangan dito din, Chris, na ituro natin, no? Yung pong mga prevention, mm-hmm. Mga ka-power cells. Kapag, unang-una,
kapag alam natin na mainit po yung panahon, hanggat maaari, number one, inom pa yung maraming tubig. Ayun, tayo, tubig talaga. Walang ano dito, kumbaga walang pinipiling klima. Mapamalamig man ang panahon o mapainit, dapat nami-maintain po natin yung 2 liters water a day. Ayun. Okay? So, pero pwede siyang doblehin sa panahon po na mainit ang panahon. That's right. So, kung kaya nyong, lalo na, depende rin kasi. Ang yung dami ng tubig ay nagadepende din sa ating mga physical activity o sa ating trabaho na ginagampanan. Kung alam natin na tayo po exposed sa init ng araw, eh di doblehin mo. Kung kaya mong umubos ng isang galon, eh di mas maganda. Lalo na yung mga ka-power cells natin, mga magsasaka, Doc JP, at saka yung mga mangingisda, mga ka-power cells natin, na bilad sa araw yan. Kawawa talaga sa sobrang init. Yes. Oh, kasama din dito, Chris, din yung mga vendor. Ayan, na nasa tabing kalsada, nagtitinda. So, yan. So, sila po talaga yung kailangan talagang mag-ingat. Pati din, Chris, ha, yung mga driver, taxi driver. Opo. Yung mga driver natin na kung saan ay exposed din po sa init po ng araw. Dapat talaga yung mata ninyo ay nakatutok lagi sa lagayan po ng tubig. Kala ko. Ano to kung nasa likod yung lagayan ng tubig. Mahirapan siya mag-drive. Kung pwede na hindi nyo makalimutan, isabit. Ayun na. Hindi, alam mo Chris, pasalamat din tayo sa Panginoon. Alam mo kung bakit. Sa panahon kasi natin ngayon, talaga natuturuan din ang tao. Alam mo kung bakit? Usong-uso ngayon yung mga Tumblr. Yun nga. Yung maganda. Magandang trending yun. Oo. Nakakatuwa baga. Kasi laging trending yung mga pagandahan ng Tumblr. At hindi lang pagandahan, ha? Pagandahan ng tatak, ay pagandahan ng Tumblr, pagandahan ng brand, at palakihan. Yun na, maganda. Pero sa akin, Dok, okay lang ako kahit ano, nilalagyan ng soft drinks. Pag empty na yun yung nilalagyan ko. Pero hindi siguro pang matagalan kasi hindi daw maganda sa health yun. Nagkakaroon daw ng bad effects. Bumili din talaga tayo, Chris, ng lagayan ng tubig na kung saan ay ligtas. Alam ko mayroong brand o mayroong label sa lagayan ng tubig na tinatawag na BP, ano yun? Nakalimutan ko, basta may ganun. BPO, parang organic siya na safe sa kumbaga ulit-ulitin gamitin. Oh, for a long time nagagamitin mo, safe pa rin. Opo. Parang hindi na nasisira yung kanyang plastic, parang ganun. Yes po, tama po. Kasi ang mga Pilipino kasi, siyempre, alam mo na, mga Pilipino, hanggat pwede pang gamitin. Oo, re-repair pa yan. Economical na reasons. Opo. Parang yes, kung saan makakatipid, titipirin pa talaga yan. Pero alam mo po, yung mga manufacturing na gumagawa po ng mga battle, alam din nila kung yung limitasyon ng lalagyan, kung hanggang saan lang. Ayun. Ang alam ko, mostly, one talaga. Isang beses lang siya pwede gamitin. Ibig sabihin, kapag nabuksan mo na, kailangan mo na, pag naubos na, kailangan mo siyang tapon. Hindi na pwede siyang ibig gamitin. Ibig sabihin, yung mga disposable na, ano, yung lalagyan ng mga bottled water. Totoo po. Kasi po, ganito yan mga kapowers, kung bakit na pag-usapan natin yan. May mga pagkakataon din, Chris, na yung ating bumili tayo ng mineral water. Yun ang ginamit natin during nag-exercise po tayo. Ay may mga pagkakataon din, Chris, na inilalapag natin ito doon sa sikat ng araw. Ayun. Yung pag sa ganun po, kapag once na yung araw ay tumama doon sa bottle, nagkakaroon po ito ng reaksyon sa loob. Kaya may mga pangyayari din, Chris, na nalalason. Eh, alam naman natin mga ka-power source na ang battle is gawa pa rin niya sa chemical. Yun, plastic. Na hindi rin talaga na hindi rin maganda sa katawan natin. Alam naman natin mga ka-power source na ang plastic. Para mas safe po, yung kagaya na lang sa lolo ko, yung gamit nila, banga. Yun ang dadalhin ko. Ay, pwede talaga. Bibit-bit din mo yung banga. Oh. Sinong lalaban dito? Oh, wala kayo sa lolo ko. Chris, ganyan pa sa pa. Tapos may pag-gripo. Oh, siyempre, di ba? Maisip mo, wala naman nakitang nagkasakit ng banga ang ginagamit eh. Sinasalok pa nga, di ba? Oo. Tsaka malamig yung tubig. Parang natural na malamig lang siya, na hindi na sobrang lamig naman. Mm-mm. Nakaka-refresh talaga siya, di ba? Yes po. Pwede din naman, kung kaya.
Noong mga panahong wala pang rep, yun ang pinaka-rep nila, Doc. Tama. Oo. Pero tama, ano po yan, mga ka-power cells? Yan po ay reminder sa, para sa lahat na maging maingat din po talaga tayo. At mas mo, eh, kung kaya naman po ng pera, kung kaya naman po ng budget, I mean, bibili na lang po talaga ng lalagyan o tumbler na pwede nyo siyang ilagay kung saan-saan para mas ligtas po itong gamitin at hindi makalasot. Look, ito pa isa. Ito pa isang gusto ko itanong. Ano mas maganda? Mineral water? Tap water? Ano pa itong ionized water? Ice water? Ano yung magandang inumin na water? Daming klase ng water ngayon eh. Opo. Para sa akin, ano, yung mas maigi, Chris, yung hindi na nawawala yung minerals niya. Ah, hindi na mamatay? Opo. Yes po. Yung kasing meron ding inumin kasi ngayon, distilled water. Eh, wala nang mineral yun. Tanggal na lahat. Purely liquid na lang talaga na wala nang mineral. Ano po? Pero nakakatulong din naman. Pero sa, ang ayon po sa mga expert, yung mga yung distilled water is meron lang siyang araw na pwede mo siyang i-take. So, ibig sabihin, after, depende kasi. Halimbawa, ikaw ay nagkaroon ng amoeba. Ayan, alam mo naman po yung amoeba. Isang uri po yan ng bakterya na pumasok sa katawan mo. And then, dun po pumunta sa bituka. Ayun, ang daming amoeba dun. Kaya ang reaction po nun is magtatai ka, magdudumi ka na magduoy, diarrhea ka. Ay, mahirap so, yung point, amoeba, Dok. Masakit talaga yan. Huwag mo na akong paalalahanan yan. Napakasakit na experience yung amoeba, Dok. Hindi talaga. Hindi talaga maganda. At yan ang advice na need ng distilled water. Ayun. Para walang so, ano, organismo na talagang makapasok. Yes po, para mabilis po yung pagtanggal ng amoeba sa pamamagitan po ng pagdumi. Ngayon mga ka-power cells, ang pinaka-safe na tubig is yung tap water. Okay, kasi yung tap water pure full of minerals po 'yon. And then ano pa, yung tubig na galing sa bundok. Ayun. 'Yun. Talagang nakaka-refreshing talaga 'yun siya. At saka yung lamig na nandoon is natural. Kaya nakaka-energize kung yung ganung pong uri po ng tubig yung iinumin. Pero magkano din po sa extra careful na yung hindi juice, pwede Doc. Na yung grape juice. Grapes. Grape juice. Galing sa gripo na juice. Okay din naman, pero depende rin kasi Chris sa lugar. Ako nagainom man ako sa gripo. Opo. Pero siyempre alamin mo din yung province mo. Ano yung source niya? Oo, yung source niya, yung pinagkukuhanan niya kung saan galing. Eh kasi alam naman natin ang ating yung gripo is doon pa rin niya dumadaan sa tubo. Ayan, so mahirap din, di ba? Pero ang pinaka safety din naman is pakukuluan. So, para saka mas may iba Doc, may technology right. Na parang yung panglinis na pang sifter siya, parang pangsala doon sa lahat ng mga impurities na pa-process po siya. Anong yes po. Idea nyo? Maganda yun, Doc? Ano naman po ay, ang mga business ngayon na mineral, na mayroon pong mga mineral station o mineral water, sa ngayon kasi is meron ng tatlo o apat na pagpipilian dati, isa lang eh. Opo. Kapag bumili ka ng tubig, o yan na, bigay agad. Yes, ngayon apat na eh. Alkaline water, purified water, mineral distilled. Water, distilled water. O yun. At saka free water, Doc. Yung free water, pag uhaw-naho ka na talaga, pwede mahingin ng tubig. Diba? So, ganun po mga ka-power cells. Pero mas maganda, mineral water. Kasi hindi nawawala pa eh. Purified, meron pa rin naman, pero nasala na siya na medyo bawas na. Alkaline, okay din naman po ang alkaline, pero ang problema sa alkaline is meron din siyang araw na nananatili yung alkaline base niya. Kasi ang alam ko, Chris, pag lumipas ito ng 3 to 7 days, wala na. Ang alam ko, dapat dito itapon. O, itapon na agad. Kasi may mga inilalagay din sila dyan na chemical para maging alkaline. Okay? So, pero ang safe na alkaline, Chris, na natural, ito po mga ka-power cells. Sa umaga, pag kayo po ay iinom po ng tubig, lagyan nyo po ng isang pirasong kalamansi. Pare tayo ito. Sarap yun, Doc. Alkaline yun. Safe pa. Natural. Natural pa. Saka, Doc, ito pa, Doc. Maganda daw pag sinasabay mo yung ano buto. Medyo mapakla lang ng kotsa mapait. Pero maganda daw pag sinasabay mo yung buto, Doc. Sabi nila, yun yung mga natutunan ko sa mga Singaporean.
Lahat ng kinakain nila, pinagsasalin nila yung mga buto, Dok. Kahit pakwan, kinakain buto. Kahit papaya, kinakain ng buto. Wala naman po din tayong ano na sa research natin is wala pa naman nakikita na yung kinain yung buto is nalason. Wala naman. Pero yung lasa ng yung buto ng kalamansi sa kabilang banda is meron din naman talaga isang benepisyo kasi mapait. Mm-hmm. Mapait saka mapakla, di maganda sa diabetes. Diba? Ang wag lang po yung buto ng ano. Ay, buto ng santol. Yung buto ng mahogani, wag talaga yun. Buto ng santol. Ayan, napakarami na pag-usapan mga power cells. At naway kayong lahat na may natutunan. Dok, panghuli po, etong ano ba talaga ang pwedeng gawin ng power cells sa ating mga power cells na may ganitong nararamdaman, heat exhaustion? Okay. Sa kabilang banda mga ka-power cells, pag nagtitake tayo ng power cell survival capsule, alam natin na ito po ay nakakatulong sa iba't ibang uri po ng karamdaman, especially doon sa circulation po ng ating pong mga dugo. Yung pong cayenne pepper na sangga po ng ating pong power cell survival capsule ay is tumutulong para mabigyan po ng sapat ng dugo yung tinatawag na blood vessels po natin. Pag sinabing blood vessels ko, Chris, ito po yung mga maliliit na ugat na kung saan dinadaluyan doon sa mga part na hindi naaabot ng dugo natin. So, ngayon, pagka na tayo nagtitake po ng power sa cerebral capsule, nakakasigurado po tayo na nabibigyan po natin ng sapat na dugo yung pong ating maliliit na ugat. Okay, lalo na sa ating skin upang maging tama palagi ang temperatura po ating katawan. Tsaka Dok, ha, nabasa ko rin Dok, ang vitamin C daw, isa sa paraan na makaiwas dito sa heat exhaustion. Kano ka totoo yan? Kasama na din po yun, mga ka-power cells, yung vitamin C. Dahil pag sinabing vitamin C, yan po ay water, kumbaga water-based vitamin. Ayun. So, ibig sabihin, dahil water-based siya, kung madaling i-absorb ng katawan at mas madaling i-circulate sa buong bahagi po ng ating katawan. So, nakakatulong din naman po. Kasama din dyan, Chris, ha, yung B-complex. Ayun. So, kasama din po yan. B-complex and then vitamin C. Napapabilang po yan sa water-based vitamin. Kaya dapat, dinatake yan siya araw-araw na siyang magbibigay po ng sapat na sustansya sa katawan natin sa loob po ng 24 oras. Ayun. At saka maganda dyan, ha, mag-guard si calcium ascorbate na po tayo kasi yan po yung nirekomenda namin vitamin C sa lahat ng ating mga ka-power cells. At syempre, mga ka-power cells, sa inyong mga katanungan at yung mga sumabay sa atin sa araw na ito, ha, sa pagbabalik po ng ating programang Tanong Mo, Sagutin Doc, Second Edition. Masakit at nangangating lalamunan, namamagang tonsils, pamamaos, mga sintomas ng sore throat, sanhinang bacterial at viral infections. Sugpuin ang early signs of sore throat. Mag-power cells sa labat. Power cells sa labat. 6-in-1 Herbal Mixed Ginger Brew. Pangunahing sangkap nito ang ginger, uluya at kalamansi na kilalang kombinasyon panlaban sa namumuong bacterial at viral infections. Power cells sa labat. Power cells sa labat. Isang sachet a day, tiyak nagiginhawa ka all day. At muli, nagbabalik ang ating programang Tanong Mo, Sagot ni Doc, Second Edition. At sa ating mga ka-power cells dyan, maraming salamat sa inyong pagsabay, maraming salamat sa inyong pag-join sa ating programa. At naway inyong na-like, share, and follow ang ating page. Dahil napaka-importante po niyan, maibabahagi sa mga mahal sa buhay, mga kaibigan, hindi man kakilala, pero pag na-share niyo po, baka sabihin nila, wow, caring is sharing talaga. So, that's dapat right. Si-share mo na sa mga lahat na pwedeng makakita nitong ganitong ating topic. Ayan. At puntahan na po natin ang ating power shout sa araw na ito. Isang mapagparang araw kay Susana Carlotto Navarro at siyempre kay Jonalyn Boo Carian. Of course, magandang araw din kay Elma Imba Christman. Maraming salamat po, ha, sa inyong pagsabay. At Tess Hinel, maraming salamat po. Magandang araw kay Rich Bell. And of course, kay Ina, hindi yan nawawala, Dok JP.
always present talaga si Ina Ina at syempre si Fami Belsa Barconay at Bacornay, ayun si Kano D'Amico Munes, maraming salamat po sa iyong pag-join sa atin. Justin Billy Tamayo, magandang araw sa iyo. Mercy Tano, and of course kay Lynn Mauricio Abidicio. Magandang araw rin kay Maria Leonor Miranda, and of course kay Lourdes Sabulao, and Robaven Hinson, and Diane. At maraming salamat naman sa pag-join ni Harold Hilario. Sir, magandang araw sa iyo. Maraming salamat po. Jesseline Dilara is with us. And Katerina Angela, magandang araw. And Sayed 00. Yan po mga power cells ang ating power shout sa araw na ito. At punta naman natin ang ating FB tanong. At sa ating FB tanong mula po kay Jezebel, ang tanong, Doc JP, bakit po may lumalabas na dugo po tuwing ibubuga po ang sipong ko 3 beses sa isang araw po ako umiinom? May effect po ba nito? May ubo at sipon po kasi ako. Siguro ang bigyang sabihin, yung sipon niya dahil nagtitake siya ng power cells, may dugo daw po. Ano kaya ang pwede nating sabihin sa kanya, Doc? Okay, mas maigi, Chris, na malaman natin yung pinanggalingan ng dugo. Importante dito, Chris, na siya po'y magpa-x-ray at magpa-sputum test. So, para sa ganun, malaman natin kung saan galing. Kung sa po ay pero pong TB o tuberculosis or yung cancer sa baga. Huwag naman sana ganun. Pero yun kasi ang symptoms eh. Kapag sipon, may cancer ka sa baga at meron kang tuberculosis or infection sa loob, ay nagiging dahilan po yan na meron pong pagdurugo. Okay? Ayun. And then sa ngayon po, habang hindi pa siya nakakapag-konsulta sa doktor, ay magpatuloy lang po sa pag-inom po ng Power Cell Cerebral Capsule. Ayun. And then para makatulong po kung sakaling may bakterya sa loob, ay matulungan po ng ating power cells. At inom din po palagi ng salabat. At iwas lang po sa mga pagkain na kakaplema. Dahil nakakadagdag po ito doon sa kanyang problema, sa kanyang baga. That's right. Pero Doc, kung sakali ha, ito, sipon kasi sinabi niya, ay sa pagkaintindi ko, baka yung sa plema niya yun, sa galing sa bibig. Pero sa ilong, ano po Doc, baka posibleng may sugat sa loob ng kanyang ilong? Ano ba yun? Kasama din yan, Chris, kapag mayroong mga polyp sa loob na-irritate or ma-infection din, so talaga nagkakos din po ito ng pagdurugo. Ayun. And then, siyempre, pag mainit din ang araw, kasama din yun. Talaga pwede din po na tinatawag na nosebleed. Ayun, sobrang ka-English yan, nosebleed tuloy. Ito pa, Doc, ang tanong ni Bods. Tanong lang po. Maganda din ho ba sa arthritis sa power cell? Kasi may pag ako umiinom ng power cells, parang sumasakit tuloy ang mga buto ko. Ano mo maganda kung gawin? Salamat po. Uy, iba to sa kanya, Doc. Parang na-aggravate yung sakit. Ibis na ano. Siguro, parang may psychological ba? Ano po yan? Reaction lang, Chris. Mm-hmm. Sa katawan kasi natin, kapag halimbawa, katulad ng ugat, kapag kabaga hindi nagagalaw, ayun. Kumbaga, walang pain eh. Ayun. Kasi, kumbaga, sabihin natin, kunwari, for example lang ha, patay na ugat na matagal na hindi nagagalaw. Kapag pinisil mo yan, walang pain. Mm-hmm. Kasi hindi siya nagkakaroon ng magandang circulation po ng dugo. And then, kapag ito ay nadaluyan na, Chris, nagpaparamdam na siya. Ayun. Alam ko, raka na, andiyan ka lang pala. ikaw ay buhay pala. Nakakaramdam ka na ng pain. At sa kabilang banda, magandang ano din po yun. Tulong. Kasi sa atin po kasi, sa proseso po ng healing, may tinatawag na healing crisis at healing process. Mm-hmm. Okay? Yung crisis? Yung healing crisis, yun po yung sinasabi na, bawa, dry yung ano mo, yung dry cough. Tinatawag yung plema mo, masyadong dikit. Pag nag-take sila ng power cells, lalambot yan. Mm-hmm. Eh, masasabi nila, nung panahon ng dry cough, wala namang lumalabas na plema. Ngayon, kung kailan uminom ako ng power cells, at saka naman plema. Plema. O, di ba? Yun ang crisis. Parang yun ang healing crisis. Oo. Oh.
And then pag healing process naman, ay pag wala ng plema, nakakaramdam ka na ng ginhawa, ayun, nag-umpisa ka ng gumaling. Ayun. So ganun po yun mga ka-power cells. Wow, salamat Tok JP, napakita ng sinabi nyo. Ito naman kay Jobel Montejo Tampo, sasabi niya, pwede ba ito sa may maliit na bukol sa leeg? Ayun, Dok, may bukol sa leeg daw. Okay. Karamihan, Chris, sa mga bukol, may mga nakatrap dyan na mga toxic, iba pang mga foreign materials na nagiging dahilan po ng reaction na tinatawag na immune response. Mm-hmm. And then, pag nagkaroon ng immune response doon sa part na yon, is doon nagkikreate, kapag humina si immune system, ay doon nagkikreate yung bukol. Ayaw. So, ang susi dito para si immune system natin is manaig o magtagumpay, kailangan yung mga toxic doon sa loob ng bukol at iba pang mga foreign materials is matunaw ito. Mm-hmm. Okay? So, kailangan palakasin ang immune system, mag-take ng vitamin C, katulad ng ating Garcia, at power cells para sa ganun, yung mga toxic sa katawan natin ay mailabas sa pamamagitan po ng ating katawan. Ayan. Dok, di ba konektado yan sa lymph nodes ng lymphatic system natin, yung sa liig na mga bukol? Diba, nasa linya ng halos gilid, sa gilid parte ng ating katawan? Tama po yun. Sa armpit? Yung lymphatic system natin is nakakaroon din kasi talaga yan ng proseso. Mm. Sa part po, doon yan sinasagawa, Chris, sa lymph nodes. Yung prosesong yon. Na kung saan, bago mapunta yung malinis na dugo, is dadaan muna sa lymph nodes. Ayun! Upang extra sa ganun, yun, ha? Oo. Pagrapara sa ganun, Chris, na pagpunta niya doon sa paghalo niya doon sa dugo niya, is makakasigurado na yung dugo, yung natanggap niya, is malinis. Ayun. Okay? Ngayon, ang problema, Chris, is pag natatrap doon, mostly sa lymph nodes talaga yan sila natatrap. Natatagbuan yan sa mga singit-singit natin. Kaya mapansin mo, Chris, pag maraming mga toxic sa loob, maraming mga materials na nahalo doon sa lymph nodes, mag-create yan ng bukol. Ayun. Okay? Mostly din sa mga lymph nodes natin, dahil nga sa bandang ano siya, sa mga singit-singit siya, isa sa mga sign din, mabaho. Mabaho. Oo. Mabaho, kilikili. So, ibig sabihin, kailangan nyo po mag-cleanse. Ayun. Okay? That's right. So, isa din sa mga napapansin din natin, kapag acidic ka, asahan mo din yung mga singit-singit mo, mabaho din. Ayun. Surprise! Sabi nung ano, surprise, andito lang ako. Ay, maraming salamat, Dok, sa kaalamang yan. At syempre, ito naman ang tanong ni Emily Sungalya. Sabi niya, good morning, Dok. Pwede po ba power cell sa may sugat na matagal na hindi gumagaling? Kasi sabi ng doktor ay maaring barado daw ang mga ugat. Hindi maayos ang pagdaloy papunta sa sugat. Salamat po. Eto, may para sa ugat, Dok. Nakakatakot po. Doon may laban ang ating power cells. Ayun. Okay? Wow. Dahil sa sangkap na bawang, sangkap na cayenne, cinnamon, at mustard seed. Mm. Ang isa sa mga nagpapatagal ng paggaling ng sugat, Chris, is yung abnormal na circulation po ng katawan natin o ng dugo natin. Mm. Ang susi kasi mga ka-power cells, nasa dugo. Nasa dugo ang vitamin C na sumasama dyan. Nasa dugo yung platelet natin. Okay, na sumasama din po yan. Nasa circulation po yan ng dugo natin. Siya ang tanging nagbibigay po ng lunas doon sa sugat para gumaling po ito. Ngayon, kung hindi nakakarating yung gamot, sabihin natin, yung gamot nandoon sa dugo, paano yung gamot kung hindi makarating kasi barado? For example, mayroong nadisgrasya na aksidente. Paano makarating, Chris, yung ambulansya kung barado ang daan? Ayun na. Walang repair, walang tulong, walang saklolo na darating. Patay. Ituluyan talaga mamatay yung aksidente. Ganun ang nangyayari sa atin. Ayun. Kapag ang sugat, hindi siya nare-repair ng mabilisan dahil nga mayroong barado ang ugat, ayun ang dahilan kung bakit lalong lalala ang sugat, magkaroon ng infection, dadami ang bakterya, at katagalan, kapag talagang palyado na, ayun, walang ibang solusyon. Putol. Dok, di ba yun yung paborito mong pag-usapan sana? Yung amputation, masaglit lang tayo. Pag kailangan ng putulin, ano ba ang
itong status ng party na katawan nun, bakit kailangan putulin? Or ano ba ang kagandahan pag pinuputol? Or nakikita mo ba ng rason, nakikita mo ba ng rason na kailangan talagang maganda yung pagputol sa party ng katawan na yun? Para sa akin, Chris, is, kumbaga, hindi rin talaga maganda. Alam mo kung bakit? Siyempre, napakamahal ng bayad dyan sa amputation. Pero, dahil ang isang pasyente nakikita ng ating pong mga butihing doktor na siya po ay nahihirapan at kung hindi rin ito puputulin, Chris, is kakalat yung sugat. Kakainin kasi yung laman eh. Ayun. Akit ito sa buong pataas, akit yan, kakainin yung laman kasi grabing bakterya yung nandoon at grabing infection na po yung nangyayari doon. So, yun ang solusyon ng ating pong mga medical doctors para masalba ang buong katawan. Masalba at mawala yung pain na nararanasan po ng patient. Ayun. So kailangan pong putulin. Pero yung cure, yung paggaling, Chris, is wala pa. Hindi niya pa po natatanggap dahil sa ilang pong mga kadahilan katulad po ng pagtaas po ng sugar. Ayun. Okay? So kaya may mga pagkakataon din, Chris, karamihan din po sa mga diabetic patient po na ating pong na-observe, ang nangyayari, Chris, na pag naputol yung isang paa, mangyayari, once na masugat naman yung kabilang paa, yun naman po ang susunod. Ayun. O, di na. Yun, naputol ang dalawang paa. Hindi na siya nakagala. Kaya ang susi dito, Chris, habang maaga pa at may pagkakataon pa at hindi pa totally na nasisira, or kaya kung ang sugat ay maliit pa lamang, tapos meron po kayong diabetes, gawin yun po lahat ang inyo pong makakaya na ma-control, ma-inormalize yung sugar po. Or kaya naman, kung hindi talaga kaya, at least kahit pa paano mababawasan lamang para yung epekto o yung pagputol ay is maagapan. Ayun. Maraming salamat, Dok. Alam mo, malaking tulong to sa mga hindi alam ang kagandahan ng kanilang blood sugar, pagkukontrol na kanilang blood pressure. At doon kasi si Power Cells is very gifted pagdating sa ganoon ng mga problema. Tama po, Dok, di ba? Na yes po, tama po. Tinutulungan niya ang magandang blood circulation, tinutulungan niya na makontrol yung blood sugar, tinutulungan niya yung mga infection, viral at saka bacterial, anti-inflammatory siya. So, kompleto at malaking tulong sa atin. Kaya naman, sa mga ka-Power Cells natin dyan, maraming salamat. Ito po ang last na tanong, Dok. May last pa palang tanong, nalimutan ko na tuloy. Si Al Shaira. Good morning, Dok. Ako po ay may bukol sa breast. Ano po ang dapat kong gawin? Nagpa-check up na po ako malapit na ospital. Kaso di pa po natatanggal yung bukol, Dok JP. Oo, kasi ang ginawa niya, Chris, pa-check up pa lang eh. Kumbaga yung proseso ay wala pa. Opo. So, ngayon, mga ka-power cells, kailangan gawin po yung mga kaparaanan. Unang-una, kailangan pong i-practice yung tamang pagkain. Iwasan po yung matatabang mga pagkain. Kumain po ng masustansyang pagkain. And then, inom po na maraming tubig. Mag-take power cells. At sa bukol, Chris, maganda kung mayroon din po tinatapal. Para mapanatili yung tamang temperatura doon po sa bahagi ng bukol. Alam mo, right, Chris, ang gusto ko. Ano may mga tinatapal na yan, Dok? Yung kamawa, katulad ng buyo, yan, sambong, o kaya repolyo, yan. Ngayon, kung bakit kailangan nun, ang cancer kasi, okay? Ang cancer po, nade-develop yan, Chris, kapag may bahagi ng organs po natin na mainit ang temperatura. Yun ang gusto niya, parang breeding ground niya. Yes po. Doon po nag-uumpisa yung bukol. Ayun. Kapag mayroong lugar na mainit yung temperatura, doon nag-uumpisa. Karamihan din kasi, di ba, sa mga kababaihan, medyo doble na kasi. Makapal na nga yung bra, meron pang bakal, tapos yung sinuot pa. Tsaka may padding pa talaga doon. Makapal pa, tapos nag-jacket pa. Ayun. Yun. Sobrang init na. Sobrang init na. Eh, kawawa naman po, lalo na kung si Bres ay medyo malaki din talaga. Ayun, kawawa talaga. Kaya, ang problema din naman, yung iba naman is tinulang din sa tela. Ayun. Eh, kaya ang nangyari, Chris, hindi Bres ang naapektuhan. Aha. Baga. Pulmon niya pala yun, Dok. So, yun po mga ka-power sa. Nasa mga lalaki naman, Dok, yung problema nila, eh, sobrang masikip ang suot. Denial pa eh. Hindi pa nagpapalit nung kanilang underwear. So, sobrang liit na. Kaya nagka-prostate tuloy. Sobrang ipit. Kasama din yan, Chris.
hindi din kasi talaga din na naiipit yung batuta ng lalaki. Kailangan ni ano din po yung tama talaga na underwear ang so kung saan is mapreskuhan. Ay, okay? Yun. Narinig mo yan na Charlie, to alam mo nang gagawin. At saka yung iba din, Chris, mas komportable ang mga kalalakihan kapag ang suot nila yung ano, yung maluwag. Yung mga boxer shorts. Lalo sa, yung sa gabi. Ay, yung iba nga, di na rin po nagbibrip. Para press ko na. Asara kayo matulog na walang ano, walang, yes, parang walang po. Nakaharang, walang nakasagabal. Kasi free blood flowing dapat yan, di ba? Tama po. Habang nagre-repair siya eh. Yes, habang natutulog, kailangan din talaga yon na malaya, nakakagalaw, nakaka-circulate po ang ating pong mga dugo. Ay, maraming salamat, Dr. JP. At mga ka-power cells, naway nakunan po ninyo ng mga magandang aral or impormasyon ang ating programa. At sa lahat ng mga nag-join sa atin, mga katanungan ninyo, isend lamang po ha, palagihin, pag-send sa ating comment section ng inyong mga katanungan. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga naghahatid ng kanilang mga katanungan at nagtatungtukul sa mga karamdamang kanilang nararanasan dito sa ating programang Tanong Mo, Sagot ni Doc, Second Edition. Ako po si Josie Villarreal, 68 years old na nakatira sa Matain. Marami po akong nararamdamang sakit, lalo na po yung sinusitis ko. Nahirapan po ako, ngungo po ako magsalita. Dahil po sa Power Cells Capsule na ginagamit ko, 3 buwan na po akong gumagamit nito. Sa awa ng Diyos ay gumaling na ang aking mga karamdaman. Kaya nga po, subukan po ninyo ito, napakabisa po nito. Power Cells! At muli nababalik ang ating programang Tanong Mo, Sagot ni Doc, Second Edition. Sa ating mga Power Cells na nahihirap pang bumili ng ating produkto, ang Power Cells Herbal Capsule ay available po sa Shopee and Lazada. Wow. Napakabilis pong pindutin ng ating mga app na yan. Gamitin na po natin ang pagkakataon dahil pag pinahihirapan mo, alam mo naman, init sa labas, lalabas ka pa. Tapos magpapainit ka, so magkakaroon ka ng heat exhaustion, papuntang heat stroke, di ba? Ang dami kong sinabi. Problema po yun. Kaya naman, mag-order na po via Shopee and Lazada para mas mabilis, mas madali, mas convenient para sa inyo. At naman po, meron po mga voucher discounts na pwede nating ma-avail dito sa ating programa. Kaya tutukan ang ating programang Tanong Mo, Sagot ni Doc, Second Edition. Doc JP, puntahan na po natin ang ating Word of the Day. Kapower sa ayon po sa ating naihandag na talata, siyang magsisilbi nating lakas ng ating pong espiritual na buhay. Ay ito po ay makapagbigay sa atin ng mapagkukuhanan din talaga upang mapagkukuhanan ng lakas upang lalo po tayong lumaban sa ating buhay. Bagaman tayo po ay may karamdaman, pero nandyan po ang ating Panginoong Diyos, lagi nagpapaalala sa atin na habang buhay, may pag-asa. Ayon po dito mga kapower sa 1 John chapter 5, verse 14 to 15. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo Niya. At kung ating nalalaman na tayo dinidinig Niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa Kanya'y ating hinihingi. So ito po yung mga ka-power cells ay may kaugnayan sa mga bagay na ipinapanalangin natin sa Panginoon, na sa mga bagay na ating pong hinihingi. Alam niyo po mga ka-power cells, may mga pagkakataon na kung ramdam natin ang ating Panginoon sa ating buhay, at kung ano man yung mga bagay natin na hinihingi sa Kanya, nararamdaman po natin ito, na ito'y Kanyang ipagkakaloob. Kung ang Panginoon po ay nararamdaman natin palagi, araw-araw sa ating buhay. So ito po yung mga kaunting talata na ating pong mabibigyan po ng magandang inspirasyon, na kung saan kung ano po yung kalooban po ng ating Panginoon para sa atin, para sa ikagagandahan po ng ating buhay, ayun po sana ang ating sundin.
Maraming salamat, JP. Maraming salamat po sa iyong ibinahagi. At para naman sa akin, ay mababasa po sa Luke 23:34. At ang sabi, Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." And they divided up his clothes by casting lots. Mga ka-power cells, ang Panginoon po ay alam na tayo po ay makasalanan. At hindi natin alam yung ating mga ginagawa. Maraming pagkakataon. Pero binibigyan tayo ng pag-intindi ng Panginoon sa bawat araw na tayo magkakasala. Huwag po natin kalimutan ang kanyang napakalaking pag-ibig sa bawat isa. Pag-ibig na magiging sandata natin sa lahat ng mga dagok ng buhay. Alam natin, papalapit na po ang mahal na araw at maririnig natin ang mga katagang ito sa lahat po ng mga simbahan at pag-uusapan. Pero gaano ba ito naging parte ng buhay ng bawat isa? Sana bigyan po ng emphasis po ito na tayong lahat ay makasalanan at nangangailangan po tayo ng tulong ng Panginoon. Siya po ay nakaintindi sa atin at wala pong dapat tayo masumpungan. Siya lang at siya ang ating tagapagligtas na si Jesus. At sa lahat ng panahon ay iniintindi tayo, inaalalayan at nauunawaan ang iyong sitwasyon sa buhay. Hanapin mo lamang siya sa iyong puso at basahin mo ang kanyang mga salita sa lahat ng panahon. Kung ikaw ay mangailangan ng tulong, nandyan at nandyan palagi sa iyong tabi. Ayan po ang ating word of the day sa araw na ito. At syempre mga ka-power cells, maraming salamat talaga sa inyong lahat. Huwag po kalimutan na yung ating Facebook page, bisitahin. I-like, share, and follow po ang ating Facebook page. At syempre naman, yung ating Power Cells community. Ito po yung napakalaking tulong sa mga Power Cells natin na walang community, walang masalihang grupo ba. Ito yung grupo na kung saan makakatulong sa inyo dahil may mga magkakatulad ng sitwasyon. Magsishare po kayo ng mga experiences. Magtatanong sa mga eksperto. Diyan po ninyo matatagpuan sa Power Cells community na yan. Kaya mag-join na po lahat sa ating mga Power Cells dito sa ating Power Cells community. At syempre sa mga videos na hindi na napanood, hindi nyo na o nakalimutan yung panoorin, yung live natin nandun po lahat sa ating YouTube account, yung Power Cells YouTube. At ito naman po ang ating Power Bundle sa araw na ito. Sabi ko kanina, importante po yung ating Power Cells yung vitamin C. Ito yung bibigay ko na Power Bundle. Yung Power Bundle 3 na libreng isang box or one box ng Power Cells Herbal Capsule. Pag bumili ka ng isang box, may libre kang 30 capsules ng Guard C Plus. Wow. Ayun mga ka-Power Cells ha. Pag may bumili ka ng isang box ng Power Cells Herbal Capsule, libre po kayo ng 30 capsules ng Guard C Plus. Ayan, para hindi ka na mahirapan. At mabibili yan sa Lazada and Shopee. Doc JP, wala na po tayong oras. Ang bilis ng oras, ano po? Magpaalam na po tayo. sige po, muli mga ka-Power Cells, marami pong salamat sa inyo pong pagtutok sa atin sa araw na ito. At sana po lahat po tayo ay muling natuto at nagkaroon po ng kaalaman para sa ikabubuti po ng ating kalusugan. At ako po ang inyong lingkod, Dr. Ignacio Rapati, JP Lape. Ayan, maraming salamat Dr. JP. Huwag kalimutan bukas, ipag-uusapan na naman natin ang tungkol sa heat stroke. At abangan din ang kasunod niyan dahil pag-uusapan natin heat cramps. Pagkatapos ng heat stroke, babalik tayo sa heat cramps. Lahat po tungkol po sa init dahil napaka-init mong sumabay sa atin. Kaya kailangan talaga abangan lang ating programang Tanong Mo sa Sagot ni Doc, second edition. Ako po si Brigada Chris Legazpi sa programang Tanong Mo Sagot ni Doc, second edition. Leja B. Moreno. Ngayon ako 63 na po. Dito po sa Poblacion District of Brookpoint, Palawan. Ang impacto po sa akin ng power cell, maganda. Marirelieve po, lalo po ang may hika po ako. Marami akong gawain dito sa bahay. Madala akong mapagod. Kaya pag nagtitik po ako ng power cell, ayahayang buhay. Nakatake ako ng guard C, malis yung katawan po. Iyan bulang. Pag naka-guard C talaga, talagang active o talagang malakas. Power!